Hello! What's up mga kalablab? It's me, Gerald Solidor. Nagbabalik tayo sa another episode ng reaction video ng Voltes 5 Legacy. And yes! Wow! This is our second week for Voltes 5 Legacy and talagang pinasabik tayo ng Voltes 5 dahil dalawang araw tayong wala. Sabado and Linggo, wala tayong Voltes 5. At talaga naman, gusto na natin maging Monday ulit para makanood na tayo ulit ng Voltes 5 at syempre para ma-amaze na naman tayo ulit. So huwag na nating patagalin ito mga kalablab. This is our 6th episode of reaction video. Before we start our reaction video, I would like to ask the permission from Jamie Network Telesakis Production to please allow me to use your video for our reaction video of 6th episode of Voltes 5 Legacy. And I would like to say thank you to all the subscribers, to all the supporters. Thank you so much for supporting our reaction video and for watching our reaction video. So, without further ado, let's vault in. So mga kalab, ito na, super excited ako. Ito na, meron na. Let's go. Ito na, two-way company. Telesakis Production, GMA, proudly present. Wow. Grabe, laki. The Voltes 5 robot. Wow. Is formed. Grabe, laki, nakakilabot. Five ships. Diyan pa lang, ay ulo pa lang 'yan, ha? The Volt Cruiser. Volt Cruiser. Second. The Volt Bomber. Volt Bomber. Third, Panzer. Ano? Panzer, fourth, Volt. The Frigate. Volt, the last one, Frigate. It's the Lander. Ah, Volt Lander. So ayun yung limang bahagi ng Voltes 5. Volt machine ay papaliparan ng isang piloto na magagaling sa grupo ninyo. Astig! Lahat po ako magkakaroon ng chance para mapalipad yan. Your wish. Tumas, right? Yes, boss, sir. No. Yun lang. It hurts. Di ba lang sa inyo ang mapipili na maging regular pilot? The rest? Ang astig naman ni ano dito, Mark Gordon. Wala team, malang ngiti-ngiti. Technical team? At pwedeng alternate pilot just in case isa sa membro ng Voltes 5 na napili ay magkakaroon ng hindi inaasahang problema. Sarap siguro maging pilot yan, sir, no? I will do my best to be part of the Voltes team, sir. Oy! Amen. Sir, sali rin ako, sir. Count me in, doctor. Wow. Me too, sir. Little John. Wala sa Little John. Ah, so sila mismo like ang nag-ano, ang nag-presenta ng kanilang sarili, hindi sila pinili. Padagan. Lima lang sa inyo mapipili. Kaya maganda kayo dahil bukas na bukas dadaan uli kayo sa isang matinding training. Yun lang. So good luck. It hurts. Your best. At ang pipiliin ko lang ay yung limang pinakamagaling. Yun. Isa, kasama ko doon. Ah. Akala ko pinili talaga sila. Yun pala, sila ang magpresenta. Una sila ang nagpresenta sa kanilang sarili para maging pilot ng mga Voltes. Nakalimutan ko yung mga pangalan. Frigate. Nakalimutan ko yung mga pangalan. Limang bahagi lang yan, yung laking robot na yan. Wow. Yee! Wala sa little dyan. Hindi pa napipili eh. Buzayn. Buwazen yan. Bakit ninyo ako pinasundo? Ano ang nangyayari dito? Siyempre,
May nasagap kasi tayo sa ating radar na isang sasakyang himpapawid na nakapasok sa ating planeta. Ayun yun, si paano ano? Ito nakapasok sa ating himpapawid? Si Ned Armstrong. Hindi kasi gumana ang ating depensang pamplaneta dahil kinilala ng mga iyon ang sasakyang nakapasok. Ibig sabihin, maari isa ito sa mga luma nating sasakyang panghimpapawid. Sabi, 7 to 8 years lang, eh di ba more than 10 years na? Baka isa itong kaaway na nagbabalik. Anong aksyon ang iyong ginawa? Pero ba, di ba sabi 7 to 8 years lang? Para hulihin pero, kung sino man ang naglakas loob na more than 10 years na ah. Joffrey, huwag na kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Si Ned Armstrong, nakarating pala talaga siya sa ano, Busan. Buwazan. Busan? Basta? Buwazan? Buwazan. Ambot. Buwazan. Busan. Busan. Nakarating siya. Pero ang tagal. More than 10 years. Binata na sila ano. Ganda. Grabe. Totoo ba yung palasyo na yan? Ayan na siya. Nakarating talaga siya. Oh my God. Grabe. Ay, ang tagal. Parang tinubuan ng balbas siya, in fairness. Tinubuan talaga siya ng balbas, ha? Saan yan? Parang sa ano yan, eh. Nasa Earth yan, eh. Tagal lang kanyang binahi, inuuban na siya, oh. Tumanda niya yung itsura niya. Ang gwapo pa rin kahit matanda na. O talaga, Dennis, oh. Mamahagi ka naman ng kagupuhan kahit kunti lang. Oh, ito na. Kapanapanabik every eksena, eh. Oh, may ano, ukay-ukay. Oh, may mga ibang lahi talaga silang kinuha, no? Sino-sino itong mga ito? Ang dami extra. Yung mga ukay-ukay. Saan ito? Divisoria? Pero ang lupet. Wow. Ganda ng palasyo. Si Dion. Ay, andyan si Dion Ignacio. Ano kaya papel niya dyan? Makikilala pa kaya siya dyan sa kanyang tsura. Wala siyang sungay. At iba yung buhok niya. Malamang siguro. Ayan na, nakita na siya ng mga hator. Hator. Busenian soldier. Ano bang dayuhang lula ng sasakyang panghimpapawid na nakapasok sa aming planeta? Apo, ako nga po yun. Ay. Bakit hindi ka sumasagot? Kasi hindi po ako nakakapagsalita. Wala niya. Read my mind na lang. Tatawagin ko, mahal na prinsipe. Aha, oh, oh. Action star yan, ha? Kala nyo, ha? Itong mga hator na to. Bukas ka dyan! Astig yun, ha? Lalapit ka pa, ha? Mira yung mga paninda sa Divisoria. Saan kaya yung lugar nilang set nila, ha? No? Saan nakakampi dyan si Dion Ignacio? Fuck. Galing. Yung mga Zord nila parang mga pang ano, no? Pang, anong tawag dyan? Mga laser sword ang kanilang gamit. Ang galing. Pinapailaw talaga siguro yan, may pailaw. Mahal ng prinsipe, natagpuan na namin ng dayuhang binata nakapasok na rin sa siya, ating no? Papawid. Ayun siya. Sino kang dayo kat nang kukulo ka dito sa Kapitolyo? Siya ang iyong itay. Huwag mo siyang kakalabanin. Wala kang sum. Isa kang halip. Ngunit, saan ka nang galing? Galing? Astig? Sino? Astig naman eh. Mastig ng artihan ni ano, Martin de Rosario. At bakit ka tinatawag na mahal na prinsipe? Anak ka ba ng isang ito? Martin de Rosario? Anak ako ng emperador. Ang litang mukha niya, ano? Ako si Prinsipe Zardos. Zardos! Anak sa niyang parang pinaitim yung mukha niya.
May lukso ng dugo. Oh. May lukso ng dugo. Oh, Stig. Mga shooter, ah. Stig. Your arms. Big Bird. Isa lang ang natamaan mo sa target zone. You need to work on your shooting skills. Ava. Very impressive. Excellent score. Kaso hindi siya mapipili. Ikaw din, Mark. Very good. Wow. Thank you, sir. And Steve. As usual. Perfect wow. Score. Galing. Salamat, sir. Sana all. Sir, with all due respect, pwedeng excuse nyo kami ni Eva sa sniper training course. Eh, may date lang kayo eh. I mean, para mas mapag-focus ko kami sa ibang training classes. Talaga ba? Hindi kung ganun kami din, sir. Kasi kung pagbibigyan nyo siya, dapat rin i-excuse nyo si Jamie. Tama. Siya naman ang pinakamagaling dun eh. Tama. Tapos ako naman, i-excuse nyo ako sa horseback. Walang special treatment. Ako talaga, ako Steve. Okay. So, Mr. Gordon, meron ko bang problema sa sinabi ko? Ha? Sa akin lang pa rin. Maging fair ka. Fair. Iba yung gara ng pronounce niya. Sasamantalahin mo na. Pre. Pre. Baka lang pre. At least meron akong pakikisama sa mga tao dito. Hindi na nga kayo. Kaya naman kayo kay sir. Pipe down, Armstrong and Gordon. Steve, relieve na kayo. At kayo mga tapos na, siguraduhin nyo lang huwag nyong itutuloy ang angasan nyo sa labas. Kundi pare-pareho ko kayong ibabagsak. Yun lang. It hurts. Uy! Angas ah! Chill lang! Magiging magka-team kayo pagdating ng Voltis 5 teams. Stig! Ngayon, ako naman na magtatanong sa'yo. Sino ka? Kazek 2. Saan ka galing? Saan ka galing? Tinagalog ba? Hindi ko maaaring sagutin ang tanong mo. Wala kang galang. Gansuwaida! Aha. Nako, naglaban ng mag-ana. Yun lang. Tignan natin kung sinong matibay. Tatay o anak. Ayos yung sound effect ng Zord. Magaling kang makipaglaban, Zardos. Talo yung ako. Mana sa'yo eh. Diba? Diba? Galing. Alam mo lang lukso ng dugo kayo, no? Kay Zardos. Tatay mo yun, eh. Kung may bago tayong kakampi. Kaya pala si Ligo. Stig yun, eh. Ang unang paglalaban ng mag-ama. Lipin ka dyan, tatay mo yan eh. Ay, ito yung pinakita dun sa ano. Tumalon siya sa bangin. Ay, sa ano. O bangin nga. Ah, ang taas ah. Ay, bomba. Thank you.
Dig, may tagaharang. Sumpain ka. Wag, tatay mo yun eh. Sumpain ka dyan. Sumpain kita dyan eh. Ganda talaga. Totoo ba yan? Sa palagay ay napatay ko ang halipi. Malamang totoo nga yun na sa amin. Kilala mo ba kung sino siya? Hindi siya nagpakilala sa akin. Nung itulad ng mga alipin, wala rin siya mga son. Nasaan ang kanyang sasakya ang pangkalawakan? Nasa sadsara na. Yung accent ni Christian Bautista eh. Ay, Christian Vasquez. Accent ng Ilonggo eh. Mga kulang kung nasa kanyang makina. Kung ganoon ay buhay nga siya at nagbalik. Ah, sabi na eh. May tama ang hinala ko. Buhay pa nga si Rodgar. Buhay pa nga si Rodgar. Ang akin mo? Oo. Oh, alam niya. At yako na siya ang nakasagupan ninyo. Si Rodgar. Nako. Para na konsensya siya ng konti doon. Nagbalik. Bakit may kulang na pyesa ang kanyang sasakyang pangkalawakan? Para may konsi, may ano siya, may ano siya tag dito. May longing siya ng pagmamahal ng isang ama eh. May gulat sa kanyang mukha eh. Oh, tingnan mo. May malaking parusang naghihintay sa akin ang planetang sinasabi mo. Pero sa ngayon, si Rodgar muna ang iniisip ko. Kung nakaligtas ba siya, matay sa kamay. Parang may pagsisisi sa kanyang itsura na kinalaban niya ang tatay niya. Oh. Paramdam ng pagmamahal. Napatay ko ang sarili ko, ama. Oh, di ba? Binumbay ay pinasabog niya kasi. Zardos. Konsensya siya. Tandaan mo ang ginawa niya sa iyong ina at sa buong Buzania. Kung pumatay, hindi naman siya. Tiyak kong napatay ko siya. Ano yan? Pagsisisi ba yan o konsensya? Hindi pa po talaga siya gawa, pero... Grabe ang pag-brainwash sa kanya, kaya pala siya galit na galit sa kanyang tatay. Very good, best friend. You are truly... genius. Real child genius, ha? Tuloy-tuloy mo lang ginagawa mo. Huwag kang tumigil sa pag-isip ng pakikreate mo o may invento. Ayan, robot talaga. Para lang isipin mo na I'll be here. Bata naman yung ano, inventor. Gusto ko po, anak ko yun din, kagaya ni kuya. Gusto ko rin po matuto ng iba't ibang skills gaya nila. Lalo na po yung pagpapalipad ng jet fighters. Gusto ko po yun. At magaling din ako sa flight simulator games. Kaya ko naman po doon kahit bata pa po ko, pero alam ko po na kaya ko po lahat ng ginagawa nila. Stig. Oh, ano? Best friend. Kaya pala best friend ang tawag niya doon sa ano. Kung sino man yung magagalit. Best friend pala tawagan nila. Malaking misyon na gagampanan. Para protekta nating planeta. Ang cute best friend. Seryoso po talaga ako, Doc. Gusto ko rin po yung ginagawa nila, kuya. Sige na, Doc, please. Hindi, pwede. Best friend. Best, ang cute best friend. Ang cute ang tawagan nila. Sige. Subukan natin. Talaga, Doc? Salamat. Richard, hindi ba't napag-usapan na natin to? Huwag naman pati ang bunso ko. Pero mama, I'm not talking to you, little man. Little man. Iwan mo na muna kami ni Dr. Smith. Vanessa, pakisamahan na muna si Little John. Marianne. Cute. Marianne. Ang cute magtampo. Isang henyo ang anak mo. Nagmanay sa sama niya. Tama yung sinasabi niya. Mas advanced siya mag-isip kasi sa iba. Pinaputi so, na rin yung book nito ni Albert Martinez. No, Richard. He's only a child. Hindi ako papayag na mapahamak ang bata. Marian, nakakalimutan mo na ibinilin din siya sa akin ni Nen. Nasaan na si Nen? Hindi na siya nakabalik. Ako Nen. Ang ina. Kaya ako ang masusunod. Irespeto mo naman sana ang desisyon ko. Yan lang. It hurts. Siya. Tama naman. Siyang nanay. So, siya ang masusunod.
Ganda talaga ng kanilang set, no? Principe Zardos. Emperati. Handa na ang una mong misyon para mamuno ng sarili mong armada. Ilong ko talaga yung akin. Totoo ko sa accent talaga ni Christian Vasquez. Alam kong handa ka na mamuno ng isang misyon para manakop ng ibang planeta. Kalilisanin mo agad ang Busan para maglakbay. Parang naalala ko sa boses niya si Eddie Garcia. No? Sila ang tutulong sa iyo para sakupin ng Terra Air 2. Terra Air 2? Kulit eh. Terra Air 2. Si Lizel. Oo, ang Terra Air 2. Isa sa mga huling planetang hindi pa buhabaksak sa ating mga kamay. Kaya pamumunuan mo ang pagsakop at pagsalakay sa mga mabababang uring taga-Terra. Kaya sila ang mapupunta ngayon sa planeta Zul. Ipagpaumanhin ninyo kung wala dito si General Zul. Pinamumunuan niya na ang ating mga siyentipiko para sa aming paglayo. Mas tignan na kami lang. Susunod sa Voltus 5 Legacy. Tapos na. Nakita namin yung Voltus Room. Ay, nakakabitin mga kalablab, no? Sana tuloy-tuloy lang. Well, anyway, ganun talaga. Kailangan manabik tayo sa mga bawat episodes. So, ayun na nga mga kalablab. Ay, nasaksihan natin ang unang paglalaban ng mag-ama. Nakonsensya talaga si, ano, si Zardos na ginawa niya yun sa tatay niya. Kasi, alam, tatay niya yun eh. Siyempre, may, ano, kahit anong mangyari, may pagmamahal doon. Siyempre, longing siya sa pagmamahal ng isang tatay. Kaso, ito na nga si Bisaya. Bisaya? Sorry naman, si ano Christian Vasquez, siyempre brainwash niya yung Principe Zardos. So wala siyang ano, wala yung tumatak sa isip niya kundi kasamaan ng kanyang tatay at kailangan niya itong labanan. Ang sad. Well, sana buhay doon si Rodgar aka Neg Armstrong. Sana buhay siya. Nakakalungkot na magtatay, nag-away. Tas, at least, alam na ni Zardos, pero hindi alam ni Anis. Pero kung alam, kung nalaman din siguro ni Neg Armstrong or Rodgar na anak niya yun si Zardos, malamang hindi niya lalabanan at magpapakilala siya. At syempre, kailangan niyang i-build up ang kanyang sarili kay Zardos. Well, anyway mga kalablab, ito na nga. Thank you so much sa panonood. Magsama-sama tayong muli sa susunod episode bukas. Thank you for watching. Please like this video and pakishare na rin mga kalablab. And syempre, subscribe for more updates. Thank you.